Puno ng pighati ang paghatid sa huling hantungan sa 13 anyos na si Angelo, panganay sa magkakapatid. Pangarap sana ni Angelo na maging seaman, pero natuldukan ito sa isang iglap. March 19 nang magtungo si Angelo para magpatuli sa isang medical mission sa Lucena City. Pagka-uwi ng bahay, napansin ng kanyang nanay ang pagdurugo ng kanyang ari. Kinabukasan, Linggo na umaga, ang daming dugo. Tapos doon siya nag-start ng lagi niyang idaing na masakit ang ulo niya. March 21, isinugod ang binatilyo sa Quezon Memorial Hospital. Chinek ng nurse yung kanyang ari. Laktaw-laktaw daw yung tahi. Ang sabi ng isang nurse, daw po, may nadaling ugat or litid. March 22, binawian ng buhay si Angelo. Nakasaad sa death certificate na hypoxic ischemic encephalopathy ang kanyang ikinamatay na dulot umano ng labis na pagdurugo matapos ang pagtuli. Kasi naman po yung gumawa sa aking anak ng ganari, tanagutan po niya, umara po siya. Maging maingat na sa mga medical mission kasi baka mayroong mga doktor dyan na nagdo-doktoran. Nakaalalay ngayon ang Public Attorney's Office sa pamilya para alamin kung bakit sinapit ito ni Angelo. Isinailalim ng PAW sa autopsy ang kanyang labi. Dapat din umanong magpaliwanag ang ospital kung bakit hindi agad nasalinan ng dugo ang binatilyo. Pwede po silang magpaliwanag sa ating piskalya at hosgado bakit hindi po nila sinalinan ng dugo itong bata. Ano na po eh, ano yung nickname? Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng ospital habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng PAW.